resulta. Andito na yung may-ari. Puro pakain. Hindi marunong mag-alaga. Puro lang pakain to eh. Ito na may-ari ng aso. Ipapakita ko sa inyo, first day application pa lang natin ng gamot na ginawa ko. So, papakita ko sa inyo yung resulta. Ito, mamaya muna wakan, buddy, ha. Papakita ko. Ito yung kanyang ano, tahanan. Pakita ko sa inyo, ha, para maniwala kayo. Hawakan mga buddy, baka kagatin ako niyan. Ayan o. Ayan o, naglalaglaga na. Ayan o. Ayan na sa baba o. Nakikita niyo ba yung guys? Ayan. Yan o, dami o. Yan, dami o. Diba? First day na application pa lang yan. Ayan o. Ayan. Dami sa baba. Tukusan na siyang ano, kasi ang kung papatayin mo siya, 'di ba? Yung itlog niya diyan sa katawan niya. Pag pinatay mo siya, dadami siya lalo. Mas mabilis ako diyan, dami ah. Oh. Ayun. So, dati wala, andiyan yan dati. Nung hindi po namin inapply, andiyan yan sa katawan niya lahat. So nung inapply na namin, andiyan na sa baba. Naglaglagan. So ang gagawin naman natin diyan sa baba, susunod natin gagawin dyan, susunugin natin yan, yung mga nalaglag yan na hindi nakikita. So tingnan mo natin sa likod o, di ba? Hawakan mga buddy. O dyan ako sa kabila, kasi madilim. O di ba guys o, i-compare nyo kahapon, nung last time na, first time na nilagyan natin siya ng ano, di ba? Ang dami, tingnan nyo ngayon o. Ayoko hawakan. Yan o. Yan o. Kunti na lang o. Malamang ang iba niyan, guys, patay na. Hindi lang nalalaglag kasi hindi maabot na ang kanyang ano, kuko. O. Pero halos wala. Ayan, kunti na lang. Nangitim na yung mga kuto. Umitim na siya. Parang nasunog na. Ayan, kunti na lang. So, kailangan siguro na yung kunting ano. Tawag niyan, yung hindi malaglag, makuha ng aso o hindi magkusa malaglag. Pero kasi ang iba niya, namamatay siya, pero hindi nalalaglag, nakadikit na doon sa balat, nakakapit siya. So ang gagawin natin siguro niyang mga na ganyan, so suklayin na lang natin. Which is ganoon din ang ginawa ko sa aso ko, sa bilyan kong aso. So kawawa kasi guys, oh. Pero ang susunod natin yung gagawin dyan, kasi mahirap lagyan yung sa harapan, kasi medyo masangsang ang amoy ng gamot. Kailangan natin patak-patakan yan, or pag na kunti-kunti lang, and then tawag niyan ba suklayin yung manipis na suklay, para parang suyod ba, masusuyurin natin siya para at least matanggal talaga yung mga hindi matanggal niya ng kanyang mga kuko. Tayo nang tatanggal kasi ang iba diyan nakakapit. Tingnan niyo guys sa baba, ang dami oh. Yan mga patay na, wala yang kahapon. Last time, first time natin nilagay yung solution na pangtanggal ng garapata. So kailangan lang natin ito ulitin uli para tuluyan siyang matanggal. And then lalagyan natin ng ano, babad siguro natin tong kanyang paano ba din. Kasi natanggal na yung iba, kunti na lang, di ba kahapon dami niyan. Kunti na lang, malilit ang natira. Pero yung malalaking garapata dyan sa kuko niya, natanggal na. Oh. Dito na yan sa paa mo, bari. Papasok yan sa ano niya, sa short, sa brief, kamot-kamot. So ang first application namin, kasi pinakita ko lang sa may-ari, nasabi ko sa likod lang muna, hindi ko nilagyan, marami daw yan sa may ano, sa may tiyan niya. So yun na portion na lang yun, para sabi ko makita nila yung epekto ng gamot na ginawa ko. So sa likod lang muna nilagyan ko. So, pero marami para yan sa harapan. Which is yung kailangan natin tiyagaan na paglagyan siya, kasi pumapalagi sa dibdib. Yan, marami sa dibdib. Ito lang na portion natin yung sa first application, likod lang, para makita lang na kung anong magiging resulta. Ayan o. Dami sa baba guys. So, wala yan. Yan lahat nakikita nyo sa baba. Nasa katawan pa lang niya yan. Nung hindi pa nilalagay yung solution na ginamit namin, na ginawa ko para sa gamot sa pantanggal ng kanyang mga garapata. Sa kuto. Dami o. Sa baba. Ayan, hindi tayo makakain dito. Ano, kawawa naman. So yun, andyan guys, nakita nyo yung resulta, first application pa lang yan. Ngayon hindi natin ito magawa kasi maulan, medyo busy pa yung aking kabady.
kapartner paglagay ng ano, kasi hawak ng aso. Hindi ako maghawak nito kasi dito sa akin eh. Baka kagatin tayo nito. So yung may-ari lang ang makakaano nito, makakahawak. So since na may ano siya, may trabaho siya, baka bukas na to, saka pag hindi maulan, kasi papaliguan natin siya pagkatapos eh. Ayan, dami sa baba oh. Ayan, nakikita niyo ng mga yan, maliliit-liit na yan oh. Dami. Siguro may sabihin natin mga 200 yan. Ayan sa may ano, ilalim. So susunod natin application, gagawa na ng paraan kung hindi busy yung may-ari nito na mailipat. Kasi yung ibang mga nalaglag dyan sa baba nang hindi pa, na hindi patay, yung mga nalalaglag na mga nangingitlog nung hindi pa nilalagyan ng ano, yung mga buhay ba, hindi pa nilalagyan siya ng gamot, malamang mangingitlog pa rin yan, babalik pa rin yan sa kanya. So ang gagawin natin solusyon dyan, pag medyo konti na, paubos na siya, saka natin siya ilipat. Hindi, simple, kailangan natin siguro sunugin yan. Ganun ginawa ko dun sa ano, sa tirahan sa bahay ng aso ko. Sinunog ko kasi may mga itlog na yan sa baba eh. So kailangan sunugin para maluto yung mga itlog, matutungwa, mapatay yung mga itlog. Saka yung mga nangingitlog na mga hindi natin nakikita, kasiksik. So kailangan sunugan, lagyan ng mga dahon, sunugin para mamatay yung mga ibang hindi natin nakita na mga kuto na nandyan sa ilalim ng kanyang tinitirahan. So yun lang guys. So update ko kayo guys sa susunod na video. Sa second application natin na ginagamit kong solusyon. Di ko muna guys i-ano sa inyo kung anong solusyon ang ginagamit. Pero napakamura lang nito guys. So sinubukan ko na rin yung maraming nirekomenda ng mga animal clinic na gamot. So normally, ang nirekomenda na naobserbahan ko, yung hindi ganun ka-epekto. Kasi ang mangyayari niyan, pag hindi epektibo yung binigay nila, wala kang ibang gagawin kung may pera kundi pumunta sa clinic nila. So mas lalo magastos. So hindi, parang ang iba naman hindi naman nag-a-advise ng maayos, kasi nga para magkonsulta ka sa clinic nila, dalhin mo yung aso mo para at least income nila, di ba? Hindi sila nagsasabi kung ano talaga yung gamot. So kaya itong naging remedy ko bilang isang may-ari ng aso. Ganun ang ginawa ko sa aso ko, kaysa dadaling ko doon, ilang libo yung gagastusin mo pabalik-balik para lang matanggal yung kuto. Kasi yung sa akin, napabayaan ko yung aso ko kasi nga may trabaho ako. So yun, ang nangyari sa aso, pag ano lang ako, tingin-tingin lang ako sa YouTube, tumitingin din ako dito. So which is ang iba nakakatulong naman yung sa procedure. So nagagamit ko naman yung ibang mga ano nila, mga ginawa nilang procedure. Pero ang sa akin kasi gumawa ako ng sarili kong procedure, kasi nga hindi ko talaga ma-prove sa aso ko. Hindi ko makita yung magandang result sa aso ko dati na maubos yung ano, maubos yung kanyang mga kuto saka mga garapata na napakarami. Mas marami pa diyan yung ano, yung kuto ng aso ko, kasi nga malayo siya sa bahay ang kulungan. Walang tumitingin, pinapakain lang. So yun guys, so itong pamamaraton guys, talagang ano to, proven to. So kailangan na lang natin obserbahan para makita nyo rin, kasi hinwala yung video na ginawa ko sa aso ko, kasi ano ko lang yun eh, di ko na sinabideo yan, kasi baka mamaya di ko alam kung ano mangyari. Baka magaya pa ng iba yung maling pamamaraan ko, di ba? Kaya hindi ko muna sinabinidyohan, ang inuna ko muna yung aso ko. So hindi, wala yun sa ano, sa contain ng ano ko, content ng vlog ko, wala yun. So nung na-prove ko na siya, saka ko naisip na i-apply dito sa, kasi kawawa eh, kawawa tong aso, tingnan mo, mamamatay lang diyan. Obserbado ko ang aso ko, talagang ano, namay nangayayat. So sayang, di ba, ang mahal ng aso mo, tapos ganyan ang mangyayari pag napabayaan mo. So yun, saka ko sasabihin sa inyo after mga ilang treatment natin dito sa aso, kung ano yung ginagamit kong solusyon, para at least magamit nyo din sa mga alaga nyong aso, pusa, or kung ano pang mga pets na sa tingin nyo makakatulong sa inyo yung pamamaraan na to. So yun, mga guys, mga body bogart. Okay, sa susunod na video, abangan nyo guys, i-apply natin yung second application ng ating solusyon na ginawa. So yun, thank you.